Magaling na pala sugat mo. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Nagagalit ka ba? Nagdamdam siguro. Pero hindi nagalit. Mabuti na rin siguro yung nangyari. Ngayon alam ko na may mag-aalaga kay na Ate Celia at Monching. Mag-aalaga? Iyan ang nakakalungkot isipin. Kung kailan ko pa silang makakasama, baldado na ako. Pero ikaw ang dapat makasama nila. Kayo ang pamilya. Kaya hinatid ko na sila dito. Alam ko hindi mo sila papabayaan. Papa. Don Honorio, magandang hapon po. Magandang hapon. Si Daniel po. Kamusta po kayo? Daniel. Maupo ka. Isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Hindi na uso siguro ang maging mabait at mapagbigay sa mga dating kaibigan. Sina Abad at Sulweta, mga dati kong tauhan. Masyado na ang ginagawa nilang pang-aabuso sa atin. Pinagbigyan ko sila. Baka ika ako matauhan. Pero nagkamali ako. Alam mo na siguro ang ibig sabihin ni Don Honorio, Daniel. Si Abad at si Sulweta, ang susunod mong kontrata. Uling trabaho mo na ito para sa akin, Daniel. Kapag nawala na sila, tapos na ang laban. Kung hindi lang ako nagpusong mamunoon, dapat sana matagal ko na silang pinamaster sa'yo. Hindi pa sana huli ang lahat, Don Honorio. Sir, this is Mr. Nakamura. It's good to see you, Mr. Yamaguchi. Nakamura. Mr. Yamaguchi, how are you? Nakamura-san, Yamaguchi-san, let's talk business inside, shall we? Hi. Okay. Sir. Erning, steady lang kayo ng mga bata rito sa labas, ha? Okay, boss. Yamaguchi-san, you have some good news for me? Our boss, Mr. Tanaka, is coming over to cross the deer. Good. I'm sure Mr. Abad will be happy about this. Huh? No! Isa-isahin yata tayo ng hayop na yun. Alam kong ako na isusunod niya kay Sulweta. Kaya talasan ninyo inyong mga mata at pangamoy. Boss, Kapitan! Ano balita, Kapitan?
Verificado ko na ang record ng hitman ni Don Honorio. Siya si Daniel Zaragoza. Pardonado. Tanda ninyo ang mukhang yan. Huwag na huwag ninyong palalapitin sa akin kahit na gamilya ang layo. Hindi na siya makakalapit siya, Mr. Abad. Uunahan na namin siya. Hindi niya pa siguro alam na nahubaran na namin siya ng kanyang maskara. Ano pa hinihintay niyo? Kumilos na kayo! Kailangan matodas natin ang hayop na yan bago magpista ang mga bulati sa katawan ni Zulueta. Pagkatapos ng trabahong to, Dor, magbabakasyon na ako. Mano, Busing, babalik na ako ng Baguio. Kung kailangan mo ako, nandun lang ako. Siguradong susunod dito ang tarantadong yun. Akala niya siguro hindi pa natin siya kilala. Talagang hindi makakaporma yun dito, boss. Nakakalat ang mga bata natin dito. Tayo man, hindi natin siya babanatan dito. Kahit na makita natin siya. Pero sayang ang pagkakataon, boss. Bukas ang pagkakataon. Magsa-sightseeing tayo sa disyerto. At pagsunod niya, doon natin siya ililibing ng buhay. O mga bata, magpahinga na kayo. Hanggang dyan ka na lang, iho de puta ka! Kilala ka na namin! Naloko mo kami, Daniel! Akala ko kung sinong malaking kalaban ang hinahanap namin. Ikaw lang pala, pipitsuging kriminal! Maliit nga akong kalaban! Pero matagal din ako naging tinik sa lalamunan nyo! Punyeta ka! Ikaw na ang pumasok sa bitag ko! Ikaw pa matapang! Bitag mo? O bitag ko? Eh, titignan natin! Ano pa hinihintay mo? Bakit di ka pa lumapit dito? Sabi ko ang buli nyo! Eh, boss, pag humabol kami, mawawalan ko yung naalala. Hindi na pang wala kami rin po. Boss, mabuti pa. Bumalik muna tayo sa hotel. Nakatakas pa yata. Tayo na! Thank you.
Tingo mo! Madamay tayo. Masakit. Hindi ko mala sila nakita. Nasisiguro mo ba na inasikaso sila ni Don Honorio? Oo. Nagbilin pa nga siya. Magkita raw kayo sa Antipolo, dun sa hangout mo. Lumahalala na yata ang sitwasyon, Daniel. Oo nga. Malalim ng pagkakabaong ko. Hindi na yata ako makakaahon. Parang impyerno na itong napasukan ko. Mandoming, kayo na muna sanang bahala kay Monching. Huwag niyo siya papabayaan. Sasama ako sa inyo, Tito Daniel. Huwag niyo ko iiwan dito.